isang panibagong umaga, hapon, gabi sa inyo mga kaisda. Ayan, magpapakain tayo ng BBS. May nabili lang tayo. Yung dating ginagamit ko yung OSI. Ang kaso, nag-stop sa pagbabenta yung isa sa mga kaibigan natin. Kaya, hahanap tayo ng ibang brand. Pero halos pare-pareho naman. Ayan. Pino naman. Yung iba kasi medyo malaki eh. Pero ito, pino din. Ayan. Hindi pa natin nasusubukan dahil meron pa tayong tira dun sa dati nating stock. Nabili natin to kay Sir Hydra Gapi. Ayan. Nagagapi yung napagbilhan natin ito. Paano ba pinapahatch itong mga BBS? Ayan. Pakitingnan sa link. Nandyan sa link sa itaas. Pero paano natin ipapakain? Yung iba, pwede yung parang dropper, no? Yung sinasabi ko, yung turkey buster. Yan, na-suggest din ng iba sa mga viewers natin na magandang gamitin yon, yung turkey buster. Pero ako ginagamit ko kasi yung syringe pa rin dahil wala akong mahanap nun dito. Tsaka, hindi pa ako nakakalibot sa mga pet shop. Yan, yung syringe pa rin. Pero paano natin sila maiipon? Panoorin natin. Ito yung mga bulate. Ay, nandito pa pala. Ayan, ito. Ay, mga tubi natin. Nilinis lang natin yung tubig para hindi sila agad mamatay. Puntahan natin yung ating mga BBS. Ganito lang. Ang gagawin lang natin, patayin lang natin itong aerator. Tapos, tapat lang natin ito. Diyan dito sa may medyo pataas. Ang hirap pa. Mamaya makikita natin 'yan. Hintayin lang tayo. Ayan. Nga pala, mas maganda meron kayong reserba, no, dalawa. Para kapag naubos na 'yung doon, hindi niyo maitapon 'yung tubig. O gusto nyong linisin naman, pero nahihirapang itapon kasi mayroon pa siyang konti, may reserba na kayo. Pagkatapos, kapag naubos nyo yung doon, siyempre hindi naman agad ma-hatch, no? Maghihintay ulit kayo ng 18 to 24 hours. Pero yung isa, meron na. Yun yung kagandahan kapag dalawa yung inyong pinapa-hatch ng mga BBS. Itinan natin. Nakikita nyo ba? Nag-iipon sila doon sa may ilaw. Ayun, ang dami. Pero meron pa doon sa baba. Siyempre, hindi naman sila agad makakapunta dahil malikot yung tubig. Pero lagay lang natin yan, yung flashlight dyan. At dyan sila mag-iipon. Kamitas. Abangan natin. At yan. Kapag madami-dami na yung nakaipon, sa tingin nyo ay pwede nang ipakain doon sa inyong mga fry. Pwede niyang kunin. Higupin lang natin. Parang sa dropper lang. Kapag nahigup na, ito na sila. Ayan, di ba? So, ganoon lang guys. Tapos, ipakain na. Lagay lang natin sila dyan. At dahil hiwa-hiwala yung mga fry natin dito, pwede ninyong i-spread. Ganoon lang. Pagkatapos, simutin. Kuha kayong konting tubig pa. At ilagay. And ganun lang yung pagpapakain. And sila guys, kapag nasa tank, ayun yung mga BBS. Ayun yung mga baby brain shrimp. Kaso hindi na natin may pagkita na kinakain sila ng mga fry natin dahil busog na. Ayun yung isa sa mga fry natin. So, ito yung isa. Ayan.
At hanggang dito na muna yung video natin, mga kaisda. Sa susunod, update tayo at sana makapamigay na tayo. See you guys.